Long table, may handaan ng kasal. Okay. Nakita niya ang isang man na hindi siya naka-outfit. Ibig sabihin, hindi siya naka-motif ng motif ng wedding ceremony. Sabi ng king, how did you get in here? So, di ba pag may mga invitations ka, meron tayong mga RSVP, yun, return mo. Tapos kasi binibilang na yung sino yung darating. Amen. Tapos dapat updated ka, attire or gown, men wear coat and tie, light blue, it depends on the motif, it is very white. Sa ladies naman, naka-gown ng white. E kung hindi ka updated, kasi hindi ka connected doon sa nag-invite sa iyo, so parang out of place ka. Pangalawa, walang pang-invitation, nagpunta ka lang doon. Ang tawag doon is gatecrasher. Amen. So sabi nung so itong si Man, sabi ni ano, how did you get in here without wearing clothes? In-invite ba kita? Who you? So parang ganun, hindi siya kilala. Hindi siya in-invite doon sa event. And then the man was speechless, hindi niya alam kung bakit siya nandun. And then the king told the attendants, ito yung pinakamasakit, dito nadurog yung puso ko. The king told the attendants, tie him hand foot and threw him outside into the darkness where there will be a weeping and gnashing. Ito yung sa dagat-dagat ang apoy. Alam niyo na yung mensahe na dumating sa amin. What if isa sa mahal natin sa buhay, yung iman na yun, amen? What if isa sa kaibigan natin, what if isa sa pamilya natin, like kapatid, nanay, yung mga walang pagrelasyon sa Diyos, yung man na yun, tapos ang out of place yun doon sa ceremony, ipitapon sa sadag at dagat ang apoy kasi wala siyang relasyon sa Diyos, hindi siya kilala ng Panginoon. Ang sakit, sakit diba ang saklap? Ikaw nandoon, tapos yung mahal mo sa buhay nandoon. Yun ang na-reveal ng Lord sa akin. Kaya alam mo kung anong ang dapat natin gawin ngayon? Magsigasig pa tayo ng maghayo. Amen. Share the gospel, umpisa niyo sa mahal ninyo sa buhay. Amen. So when I was discipling this morning, nag-mentoring kami doon sa, kasi ako nga may hawak ng consolidation ministry sa church. So I was preparing ang heart ng mga bago to make them ready sa encounter God for next month. Kaya may EGR po tayo next month sa mga bago, make ready your heart, nakakonsolidate ba sila. Amen. So ang topic po namin is forgiveness. So yung change heart, si change will yung ginamit ko. So I asked them to recall or to pray and let the Holy Spirit to remind them. Minsan kasi nakakalimot tayo, akala natin okay lang, lalo na kapag umalis tayo ng Pilipinas, ang haba ng panahon, walang communication. Sino ba yung mga tao na hindi natin na-forgive? Sino ba yung mga tao na, hindi okay na yun kasi nung nagkita kami, okay naman eh. Pero mayroon pala, may natira pang kahit konti. Amen. So dapat natin mag-forgive. Dapat natin silang hayuin. So I was asked, meron akong dalawang lalaki, homogenous kasi yung hawak ko, kasi consolidation naman. Kamusta yung relationship sa asawa? Kinakamusta ko po yun. Ito chera kasi ako na disciple maker. Kasi kailangan mo alamin yung disciple mo, kilalanin mo sila. Kamusta yung relation mo sa asawa mo? May communication ba kayo? Ang mga anak, everyday ba? Kasi may messenger naman, praise the Lord po, okay naman yung kanilang mga sagot. And doon sa mga kababaihan, kasi since sila ay mga single, makaka-relate naman kayo, sabi ko sa mensahe, mamaya pakinggan nyo yun kasi napakaganda yung mensahe ng Lord. Amen? So sa ngayon mga kapatid, kung sino pa ang mensahe ng Lord dito sa Matthew 22, ang kinoconvey ng Panginoon dito sa inyo, yung mag-start tayo, na to share the gospel of Jesus, na magkaroon din sila ng personal na relasyon sa Diyos, na hindi sila yung tao na yun na itapon sa dagat-dagat ang apoy. Amen. At huwag po natin suluhin ang salvation na pagdating ng panahon, tayo lang yung nandoon, naka-wedding gown. Dapat pambuo natin pamilya. I-declare natin yan. Amen. Tatay, kung buhay pa yung tatay mo, nanay mo, buong kapatid mo. Sabihin mo man ngayon, po, imposible na magbago yung kapatid ko na yun. Ay, sa Panginoon, walang imposible. Amen. Amen. Hallelujah. So sa mga anak natin, no, praise God, umpisahan nyo na ngayon pa lang. Amen. So, our objective is to understand the message, what the symbolism is
in marriage conveys to God's people. So this talks about yung literal, yung physical na wedding, na marriage, yung mga symbols, yung ring, veil, yung cord. Mayroon mga church ngayon na parang kinasal yung aking pamangkin sa Baptist, wala nang coins. Wala na siyang coins. Parang hindi ko alam kung bakit. Hindi ako mati. Wala lang si coins. Cash na po kasi Gcash na kasi. Wala na siya yung coins na. And number two, as we appreciate the significance of symbolism to strengthen family relationship. Ibig sabihin, kung naintindihan mo si objective number one, maa-apply mo si objective number two. Amen. Ibig sabihin, kung naintindihan mo yan, it will strengthen. Kasi magmamanifest yan. Amen? Mangyayari siya, magaganap siya. Ibig sabihin, magkaroon ng magandang relasyon ang family sa God. Here, husbands, listen. Dito kahit single, makaka-relate ka. At least meron ka ng idea in the future kung ano yung gagawin mo. Amen. So, marriage, ceremony, and exposition of symbolism. Okay, ang sabi dito, marriage elements and symbolisms play a major role in understanding of the spiritual significance, moral values, responsibilities, and roles of the groom, ayan, groom, husband, and the bride in a marriage relationship. Hindi lang din husband, pero balance. Amen? Meron din kagawin si wife, si bride, para papunuan si groom. And understanding the symbolism would help us relate to the spiritual significance and values of marriage. Kaya pag-isip, ang layong itinuturo kahit sa anak ko, doon sa amin, sa mga ano, masyado akong ano, ito-chero. Kasi gusto ko kasi yung maintindihan ng mga kababaihan, ng mga kalalakihan. Alam mo yung tunay ng pag-ibig, hindi yung kilig-kilig. Amen? Hindi yung wow, wala mo lang ganun-ganun. Yung tunay na pag-ibig ay ang nakikita mo lang si Jesus. Amen. Hindi mo maintindihan bakit kaya kami dalawa dito na naman nagpa-partner. Hindi ko alam bakit nandito na naman siya. It is because God is the one who yung meet niyo kayong dalawa. Nagkakaintindihan kayo, you enjoy doing the ministry. Walang kilig-kilig na pag-ibig. Ay, I miss you. Ay, kumain ka na. Hindi pala totoo yung sinasabi ng mga pastors. Ngayon ko lang talaga na-realize yan. Sabi ko nga, Lord, salamat at minasawa na ako. May naka-record. Kung sa, at the moment of my faith ngayon, tapos i-apply ko itong mga naaral ko, baka ang ganahin dalaga pa rin ako. Magiging picky na ako, ano? Same time, Lord, saan na? Gawin mo ako. Titingnan ko yung sinasabi ng Panginoon. Amen. For hindi naman unfair sa Lord. Ang mahalaga, sa Panginoon tayo, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod at nagpapago. Amen. Paano na lang rin tayo natagpuan ng Diyos? Amen. Hallelujah. So, sa introduction, nauna pala yung ano, no? Sa introduction, so last week kasi yung fulfilling, no? Iba yung ano, last week. Pero naintindihan ko ba natin kung ano yung pinaka ibig sabihin ng wedding natin sa Diyos? Amen. Amen. It is the union. The union. Amen. So, God's eternal plan of uniting Himself with His redeeming creation. Gusto ng Panginoon makipag-unite sa Kanyang niredeem sa atin. So, tayo po yun. Gusto ng Lord makipag-unite sa mga niredeem niya pagdating ng panahon. Kapag tayo ay wala ng kasalanan, yung tayo ay yung makinang na ng crystal. No? Yun yung significance ng sa may gown na yun kasi yun yung tinatawag nila na wedding. It means union with Christ. Amen. And that is when He has dealt a final death blow against sin and its consequences, and when the new heaven and the new earth shall be ushered in the ages to come. So darating lang po yun kapag ka maganap na yung sinasabi sa Revelation 21 verse 1. So basahin niyo ang Revelation. Ang sultry ata na sa Revelation kayo ngayon. Napakaganda ng kwento sa Revelation. Amen? Hindi po totoo yung nakakatakot. Hindi po totoo yun. Marami kasi mga nagkwento nakakatakot. Hindi po totoo yun. Maganda? At least hindi kayo magiging mangmang, magiging naib at madaya. So basahin po natin. Okay. Amen. And we also
established that the moment a person accepted that the Lord Jesus Christ as her personal Lord and Savior, it had an effect betrothed. So ito yung, di ba, parang engagement yung last week. Nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, engagement po yun ang equivalent sa literal na kasal. Pag sinabi mo betrothal or engagement, you are engaged to be married with this man. So wala ka ng karapatan na lumandi. Sorry. Sorry to use that word. Wala ka ng karapatan na magjowa-jowa pa sa iba. Amen. Kapag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, ikaw ay isang born-again Christian na. Wala ka ng, wala ng grasshopper Christian. Amen. Wala ng compromising Christian. Dapat, doon ka na nakatuto kay Jesus. Amen. Si Jesus na lang yung Diyos mo, sa Kanya ka na lang, nag-worship. Wala na yung mga, napanood ko yung isang interview kay Pastor sa Bong Saging. Do you know who your God is? Sabi nung nag-interview. Sino nga ba? Sabi niya, sige, evaluate yourselves. Ano yung ayaw mo mawala sa iyo? Cellphone ba? Yung nagpapanik kapag wala si cellphone? Yun ang Diyos mo. Amen? So, evaluate yourself now. Kung ano yung may kulang sa buhay mo sa araw na parang hindi ka mapakali, hindi makumpleto, pag wala yun, yun ang Diyos mo. So I examine myself. Sabi ko, okay lang, wala akong cellphone. Hindi ako nagpapanik. So sabi ko, ay wala na. Sabi ko, sa kilala ko na nga pala ang Diyos ko. Yung Diyos ko na nga si Jesus. Okay lang sa akin, pag nawala ito mga ito. Amen. Hallelujah. Amen. And we have also established the fact that from the time of betrothal, ito na ngayon, nung si Jesus Christ, na-engage na tayo kay Jesus, we are now in the process of engagement. Amen? Engaged na tayo kay Jesus Christ. And it is also the time of period, the preparation through sanctification, as a bride getting ready for the big day. So, sanctification is our discipleship process. Amen? Sabihin mo yan sa katabi mo. Sanctification is our discipleship process. Habang ano ang preparation, ang dami na kasi sa kapanahonan ko lagi ganun-ganun, yung mga prenup-prenup na yan. Kapag ikaw na-engage kay future husband, meron kayong preparation from day one hanggang sa kasal, di ba? So kung ano man yung preparation sa mga ngayon, at the moment na mga ang dami ng kaartihan ngayon kasi hindi na ako aware. Hindi na ako update. Ang dami na mga preparations, no? Sa atin naman, sa wedding natin kay God, ngayong preparation natin, mula nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, ano yung ating preparation? Isa daw dito yung sanctification. So sanctification is yung disciple process. Yung from James 12, consolidation, tapos preparing the heart of these disciples for the encounter God retreat, no, may pre-encounter pa, and then post-encounter school of leaders 1, 2, and 3. Tuloy-tuloy po yan hanggang pagdating ng panahon na ready ka na, na ikaw yung glorified body ka na, na ready ka na to wear that gown. Amen. Yun yung mag-meet mo na ang God for the wedding. Sa wife, sa literal, ganun din po ba? You preserve yourselves, you are preparing, nagpapamanicure, pedicure ka, nagpapaganda yung iba, nagpapaglota tayo, drip. Tama ba yun? Yung para lang maging flawless. Marami silang preparation. Spiritually dapat, matindi pa yung ating preparation. Amen? Amen? So, una po ditong preparation, dito po ay, kasi sa comparison, I think ito ng physical at spiritual na significance of marriage symbolism. Para maunawaan po natin kung ano yung ibig sabihin nito. At hindi naman siya yung equivalent, but the same, yung preparation sa spiritual. So, covenant, commitment, ito yung marriage vow. Ayan. Daming yung vow. Ako, gusto ko, isa lang gusto ko na vow. No cheating. Diba? Eh, mga vow, madaming vow na break. Amen. Parang ito, dapat baguhin yung vow. Ang sabi dito, a covenant is an agreement which involves the shedding of blood of both the agreed
hear, an agreeing parties. Ay, yung nagsasabi at saka yung sinasabihan. So, yung si wife kay husband, tapos si husband din meron kay wife. Amen? Hallelujah. Ano ang sabi niya dito? Yung vow niya? In sickness and in health, sabi dito, for richer or poorer. Eh, what if nawalan si husband ng trabaho? Wala nang pambili ng pampaganda si wife. Amen. So, dapat, si wife, para sa akin, sa kapanahonan ngayon, practical na both parties, dapat may trabaho na. Amen. Kasi, you don't know kung ano mangyari tomorrow, hindi dahil makipag-competensya ka kay husband, no, magtulungan tayo. Amen. Amen. And for as long as we both shall live, o tandaan niyo mga boys, mga girls, habang daw buhay tayong pariho, walang nakalagay dito, dudugtungan ko na lang. Till death do us part. So, dito sa vow na ito, kamantayan lang ang magpapahiwalay. Tama na naman, di ba? Yung pagpatay na, kung sino man yung maunang mamatay sa couples, yun lang ang magpapahiwalay na sa kanila. Amen. So, I believe na lahat dito ay, ang family ay intact. Amen? Amen. Still intact. Kung hindi man, I declare right now in Jesus' name that God will restore Amen. Yung mga broken relationships. Amen. Alay po sindi kay Lord. Amen. Amen. Kung kayong mga kalalakihan nagloko, repent. Apologize sa wife. Amen. Doon sa amin sa loving, tinuturo ko din sa disciples ko na, di ba after ng service, mayroong attendance na tawag doon, yung pictorial. Send mo sa wife mo para malaman niya na ito yung kasama mo every Friday. Meron kayong group na discipleship, picture, pack, send. At least alam ng asawa mo kung sino yung kasama mo. Amen. May babae kang katabi. Okay, sa Jeddah dati, nire-request ako ng friend, ng wife ng mga kasama namin sa church, sa friend. Walang problema. Mag-friend kayo sa Facebook, at least alam niya kung sino yung mga tao na lagi katabi. Limaywasan, katabi mo si ano. O, para maiwasan yung mga selos-selos. Amen? So, ito yung covenant. Amen? Na yung mga promises na yan, dapat ay panindigan natin. Hindi yung married ka sa Pilipinas pagdating dito sa South. Single. Sorry ha, kung may masaktan ako. But the truth hurts. Amen? So, this is just a wake-up call, mga kapatid. So, sa ating buhay, ano yung covenant ng Panginoon? He has shed His blood for us. Amen. Sabi, alam mo, isa ito sa nagtusok sa puso. Wow. Lord, sorry, Lord. Minsan, no, mayroong time na napapagod ka sa makakatulog ka, hindi ka makapanalangin. Patawad, Panginoon, yung may mga nanimiss ko na time na makipag-iig, makipag-usap sa Diyos yung prayer time ko, nababawasan, yung antok ba sa kapagod. Pero si Jesus, yung binigay ang Panginoon, binigay niya si Jesus for us. Yun ang kanyang vow, ganyan yung tayo kamahal. So, mga kalalakihan, gaano niyo ba kamahal ang Panginoon? Na masabi ninyo na mahal niyo ang inyong asawa. Amen. Amen? Kung kayo ay nagluloko, hindi niyo mahal ang Diyos. Amen. Kasi kung mahal niyo ang Diyos, magkakaroon kayo ng takot. Amen. Hindi man kayo nakikita ng inyong mga asawa dito, nakikita kayo ng Diyos. Amen. Amen? Mahal ko kayo, kaya sinasabi ko lang yung dito. Amen. Oh, mamaya pastor, ipabash ako. Okay lang, tanggapin ko. Amen. Hallelujah. So ito yung covenant na number one is covenant commitment, which is the marriage vow. May naintindihan ko ba tayo? Amen. O kaya mamaya puro nainis na kayo sa akin. Pangalawa is the unconditional love. This is the ring. Amen. So bakit sabi ko ring? Yan pala. Ang ring kasi walang putol yan. Tuloy po yan. Ibig sabihin, bilog yan. Baka putol yan. Hindi yun. Walang ano yun. Ah, yung adjustable. Hindi po yun yung ginagamit dyan. Amen. So the marriage rings. Yung marriage rings tells us about the unconditional love. Pag sinabi mong unconditional love, naligo man yan siya o hindi, mahalin mo pa din. Amen. May sipon man yan, may uhog. Uhog. May uhog man yan o naglagas-lagas na rin yung book. Iba na siya noon nung nag-meet mo siya ng 25 years old. Ngayong 50 years old na siya. Dapat yung pagmamahal mo the same pa din. Amen. Hindi siya naka-base sa physical na anyo.
gwapo ka ngayon na mag-50 ka, may changes din naman ah. Oh, the same lang yun. Kapatid, let us focus our eyes into Jesus. Alam mo kung nakafocus yung paningin mo sa kagandahan at kabutihan ng Diyos, hindi mo makikita ang pangit sa anuman. Amen. Sa asawa at sa wife mo. Amen. Even sa mga kapatiran po natin. Amen. Kung nakafocus ka sa kabutihan ng Diyos, hindi mo makita yung kasungitan ni Ate Marivic. Masa amen. Ate Marivic. Ay. Bait mo sa Ate Marivic. Ay. Hindi nyo alam. Amen. So the same love that both the husband and the wife are to demonstrate in their relationship. So sa 1 Corinthians 13, 4-7. So alam nyo, di ba, that love is patient, love is kind. So lahat dapat na nandoon, keri-keri yan ni husband at ni wife. Amen. So dapat yun yung nakabind dapat sa neck eh. Amen? Yung mga kwentas na hindi natin makalimutan. Oops, love is kind. Kapag nagsungit si husband, oops, love is kind. Kapag nainis, ang tagal mo naman magbihis, late na tayo, oops, love is patient. Maganda siguro yung gano'n, ano? Sabi, ano, dapat ito yung i-imply sa buhay natin. Aba, yan yung sinabi natin, ikuko, tapos hindi naman natin pinapractice. Eh, anong tawag sa atin, di ba? Kasi nung malingan. Amen. And, if this becomes the rule in the family, everyone is happy, safe, and cared for. Mahal! 5 minutes na lang. O, di ba? Ready ka na ba? Dapat mga gano'n. Di yung sisigaw ka na, tagal-tagal mo, ano ba yan? Ano ba yung supply? Dapat walang gano'n sa mag-asawa. Amen. And it is represented by a ring that love has no end. It goes on and on. Ito yung perpetual. Perpetual cycle. Meaning, pag sinabi mong perpetual, never ending siya. Or hindi siya nagbabago. Ibig sabihin, yung pagmamahal mo kay wife or kay husband, when you met him or her 25 years ago, the same love, or parang nag-i-ignite pa din after 25 years, so 50 years old na. Amen. So, perpetual cycle or never ending or never changing. So, in any circumstances, anumang mga circumstances na magaganap sa relasyon natin na mag-asawa, the same pa rin yung pagmamahal. The same thing din ang pag-ibig natin sa Diyos. Eh, hindi ka lang sinundo ni Pastor, nalate lang si Pastor. Ayoko na. Hindi na nila ako naalala. Kaya na gano'n eh. Hindi na nila ako naalala. Nakalimutan na nila akong sunduin. Nalate lang si Pastor ng 5 minutes. Kapatid, hindi mo alam ano nangyari. Na-traffic mo sa tulay. May checkpoint doon sa intersection. Be patient. At yung pag-ibig natin ay sa Panginoon. In any circumstances daw, dapat yung pag-ibig ay never changing and never ending. Why don't you pray while waiting for the pastor or sa inyong mga transport ministry? Why don't you intercede for them? Nagabayan sila ng Diyos. Ingatan sila habang papunta at pagsundo sa inyo. Pabalik sa church. Instead na mag-complain. Amen? So, sa mga bago, it is understandable. But this is what I'm teaching you now. At least my tip number one na kayo. Amen? So, ipag-pray ninyo yung inyong transport ministry. Amen. Papunta, ingatan si pastor para hindi kayo maliit. Amen. Hallelujah. And when tested by trials, like gold placed in fire, so yung mga ginto natin dyan, ang ginto kasi kapag daan mo yan sa apoy, hindi yan natutunaw, may certain degree, kumikinang pa siya lalo. Amen? Ayun. And when tested, it manifests its radiance and purity. So habang tinitested tayo ng mga circumstances like yung patience na yan, kung wala kang self-control, ayun, magde-develop ka ng self-control kasi wala kang magawa kundi magpasensya at kontrolin mo yung sarili mo na instead na magalit ka, pray, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang pasensya. Bakit kaya late yung transport ko, Lord? Lord, ang taga ng mensahe, gutom na ako, Lord. Amen. Alam mo, sa kapanahunan ko, when I was like you, that was 2005, mayroon kaming pastor na ang tagal niya talaga mag-mensahe. So, nagbabaon mo kami ng skyflakes at banana sa bag. Kapag introduction pa lang, 30 minutes na yung sa kanya. So, ngayon, naintindihan ko na yun, na yung isip mo palagi, gutom ka na. Pero ngayon, naintindihan ko, okay lang, kahit magutom ka. Okay, di fasting tayo lahat. Amen. So, hindi mo na iniintindihan
physical na food, ang iniintindi mo na ngayon, yung makakain mo, i-absorb mo yung spiritual na food, yung maririnig mo pa. Amen! Kami dito mga pastor, sa Lord, tuturuan tayo na maximum of 1 hour lang. Amen? So, wala naman ang mahaba pa doon. Mag-iba na lang siguro kung mga equipping, mga encounter God, yung is mga isang araw na babat sa salita ng Diyos, okay lang din mo. Amen. So the more daw na matestin ka niyan, if you are in the presence of God, if you are really wants to meet and encounter God, habang tinitest ka ng mga pagsubok na yon, ang nangyayari sa iyo, instead na ikaw ay magbago at tumalikod, mas lalo ka pang kumikinang at mapupurify yung inyong faith sa Panginoon. Amen. Amen. So hindi ko kayo kilala, pero alam ko dito karamihan ay mga bagong mukha. I pray in Jesus' name na kapag balik ko dito, ay nandito pa din ng mga mukhang ito. At matatawag na kayong mga lumang mukha na. At may another na naman ng mga bagong mukha. Amen. Amen. Walang magbabago sa correction. Walang magbabago sa mga rebuking ng inyong mga leaders and pastor. Alam niyo mga kapatid, mahal nila kayo. Ako talagang kinukuri ko yung mga kapatid. Kaya maraming lumalapit sa akin. Kasi talagang I teach them. I love teaching. I correct them. And I always pray na ilid ako ng Panginoon sa tamang interpretasyon ng kanyang salita na hindi ako ma-deceive at hindi ko rin ma-misinterpret yung leading ng Holy Spirit sa akin. So I always pray for that and I am always praying for you na ganun din ang mangyayari sa inyo. Amen. Huwag na kayong lumabas pa. Kung ano yung tinanggap nyo at inumpisahan nyo dito sa hope, patuloy nyo lang yun. You are in good hands. Amen. More than Metro Bank. Amen. You are in good hands of Jesus. Believe me. Amen. Hindi nyo pagsisisihan. Amen. And this should be the kind of love manifested in a marriage relationship between the couple. So, mga husband, kamusta na ngayon ang puso natin? Kamusta na ngayon ang ating mga wife? Nag-message pa kayo? Mahal, nasa church ako ngayon. Amen. So, keep the relationship. Amen? Mag-message kayo, nasa church ka ngayon, at yung si Pastor Alvin nandito, ayun, yung messenger namin, si Pastora, yan sabihin nyo, from Iloilo City, malay nyo, kilala ko pala yung ano. Ilunga. Malay mo, kilala ko pa yung mga asawa, friend ko pala. Amen? From Iloilo City, Alvin. Amen? And the love that God has for us is agape. Agape, yun yung unconditional love. He loved us despite our sins and waywardness. He demonstrated His love for us by offering of His own life for us on the cross. So lagi nating tandaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi po ito display ha. May significance po ito, hindi ito display. If you are experiencing yung mga down moment ng time mo, go back to the cross. Amen. Amen. Go back to the cross. Ipaunawa sa iyo ng Lord kung gaano ka kamahal. Iniwan ka man ng mga friends mo, hindi ka naman nila in-invite. Nagkapi sila, hindi malangusin na mo. Tango pa kayo. Ouch! Paguhin ng Lord yung tampura ng puso nila. Amen. Ouch! Kasi gusto ng Lord, tuturuan ka to stand on your own. Amen. Na magiging mature ka na, huwag ka na maging Mature. Ouch. Amen. So I believe na lahat nakakarilig. Huwag na matangguhin yung childlike na faith. Wala na yan. Alam mo, nung minimeditate ko ito, dito ipinakita sa akin ng Lord na wala na tayong patumpik-tumpik mga kapatid. Wala na yung time na para mga pa-baby-baby ng kadyaan. The time is even. Kailangan na natin i-redeem. Kung ano yung mga pagkukulang natin before, yung mga nagpa-tumpik-tumpik tayo, the time is even. I-redeem na natin. Praise the Lord po. Di ba problema nyo dati ang musicians? Praise God, para kayong full band. May naka-lead, may naka-bass, may acoustic. Praise the Lord. Pero stay humble mga kapatid. Give all the glory to the one who is worthy. Amen. Ito na yan, give to the Lord. Amen. Gusto ko matuto, pero tapat lang akong mag-aral. So, ang ginawa ko, pinaaral ko yung mga anak ko sa music. So, nasa orkestra na sila ngayon sa church. Yung bunso ko sa keyboard, and marunong din siyang mag-ukulele.
yung panganay ko, acoustic, ang yung kineli din. And then, meron na sila ngayon yung handbell. Hindi, handbell mismo. So, ayun. Sa Baptist kasi more sila sa musical instrumental. So, may orchestra sila. So, praise God, ayan na, nagagamit na ng mga anak ko. Amen? Hallelujah. So, pangatlo, tapos na tayo sa vow. Natandaan nyo pa ano yung mga vow nyo, marriage vow sa asawa nyo. So, baka nakalimutan nyo na yon. Kung hindi nyo yun, pinapractice, nako, nagkakasala kayo sa Diyos. Tandaan nyo yan. And pangalawa, yung mga wedding ring nyo na yan. Amen? Hindi yan sinasagla, ha? Hindi yan sinasagla. Yan yun, pinapaalala sa iyo ng pag-ibig mo sa iyong wife. Habang suot-suot mo yan, naalala mo ngayon yung husband. Dalawa. Naalala mo ngayon yung asawa mo. O, yun, baka hindi yung sinusuot para sabi nyo, I'm single. Naku, walang pakita kayo ng Lord. So next is the authority and the mission and submission. Yun yung meaning ng veil. Yung ano, para sa, yung tela. Parang shawl. Ang shawl, cover, ayan. Authority and submission. Ito na yun, husband na. Okay. The veil speaks of the authority vested by God upon the husband, yung pinipin dito sa shoulder, and then sa head naman yung wife and their future children. Ibig sabihin, husband, responsibilidad ninyo yung wife and your children. Amen. Sabihin, pasanin nyo sila. Okay. And this requires, may requirement mga husband, akala nyo pagwapo lang kayo. Hindi. Ang requirements is to get closer to the instructions of God. Ibig sabihin, kung si husband ang may authority sa family, dapat si husband ang dadaluyan ng instructions sa Panginoon. Anong gagawin ni husband ngayon? You have to get closer, draw yourself to God. Paano ma-receive yung instruction kung malayo pa sa kanya? Amen? Paano mo proteksyonan? Paano mo ma-warningan ang family mo kung wala kang instructions na narinig sa Diyos? So husband is to get closer to the instructions of God and he shall be accountable. Ayan. Accountable means mananagot. Tama pa sa nanang? Mananagot. Mananagot for whatever happens to his family. Husbands, may mga anak po ba kayo? Amen. Kayo ang mananagot sa Diyos kapag may nangyari sa inyong mga asawa. Kapag ang asawa ninyo ay wala rin naintindihan at hanggang ngayon ay wala pang alam or relasyon sa Diyos, kayo din ang mananagot sa Panginoon. What if na ikaw, Brother Paul, nasa banquet ka na, nandun ka na waiting for the ceremony. Tapos yung man doon na pinalayas ng Panginoon, dinabuy sa impyerno, example lang naman, yung mahal mo sa buhay, kasi accountable ka nun, ikaw ngayon accountable, bakit napunta sa dagat-dagat ang apoy, bakit? Hindi natin i-share sa kanila yung gospel. Yun yung tinutumpok dito ng Diyos, ng mensahe ng Panginoon. Amen. Wala kayo dito para maghanap buhay lang at magpadala ng pera to sustain their needs. It doesn't end there. Kasama dito yung spiritual. Amen. Amen. Hallelujah. So, alam ko na may mga relationship dito ng mga broken, madaling magsalita, no? Because I am not on your shoes. But I pray to God in Jesus' name that He will restore yung family na pinain ng Lord. Amen. Amen? Lalo na doon sa marriage vow, yung sa ring, na yung unconditional love. Mga kunting tampuhan lang naman, mga wife, mga husband, amuhin nyo na. Pero bago ka tumawad, mag-pray ka muna, siyempre. Amen. Hingin kayo ng Panginoon. How Amen. Many times na ina-approve ko na yan? Ang nasawa ko ay Kentucky Fried Chicken. At ako din, wala din akong tiyaga doon sa mga magbibibaby. But I always say to it, na since ako yung spiritually matured sa amin, I pray and I kneel down to the Holy Spirit. Nagbigyan ako ng, alam mo, wala akong paglingon. Hindi, kisim na. Wala nang ano, chichikorechi. Ganun kumilos ang Panginoon. Amen. Kaya kung may mga tampuhan, bago mo siya tawagan, mag-pray ka muna. Ask ka ng leading sa Panginoon. Amen. Hindi yung pagbungad, sinigawan mo, sinigawan mo din. Hindi ganun. Amen. So since kayo ay nakakakilala, kayong lahat dito, babae ka man o wife ka man,
husband, since kayo ay napapakilala na sa Lord, kayo na yung magpakumbaba. Amen. Kayo na ang umunawa nila. Amen. And authority and submission is crucial in connection to the Lordship of Jesus Christ over us. The same din ito sa authority ng church. Amen. Ephesians 5:24, now as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husband and everything. To be honest, kung kilala ninyo ako, I'm a little bit tough. Makilala ninyo ako, ano, tough ako. And yung personality ko, Pastor, is strong. Makakamit ko talaga na parang, pero noon pa yon mga, nasa Lorimen ako, nasa-serve na kay Lord, na parang hindi ko napapractice ng yung submission sa husband. Ako yung disciplinarian sa family, sa mga anak namin. And ako din yung basta na lahat, nag-iisip kung ano ang gagawin. So parang na, nakasanayan ko yung ganung routine sa buhay namin. So, kasi tapos passive lang yung husband ko. Okay, ikaw bahala. Yung mga ganun. Parang si Carl. Gusto ko siyang i-practice yung as the church, as the husband, submit to Christ. So dapat si wife ay mag-submit. Pinag-pray ko siya, Lord, baguhin mo ako. Although na ako yung spiritually mature, ang asawa ko naman ay nagsasubmit pagdating sa spiritual kasi alam niya kung ano yung authority ko spiritually. Pero pagdating sa husband and wife, gusto kong i-practice. So I just want to be honest with you, no? Tapos, tinuruan ako ng Lord. Binigyan ako ng Lord yung humble na heart na kahit na pag sinabi ng asawa ko na, wag na, wag na pumunta ito kasi. Hindi pag sinabi niya, wag, hindi wag na lang. Tinuruan ako ng Panginoon doon. So, ngayon, kaya kapag may mga lakad ako kahit sa spiritual, church activities, tinatanong ko siya, okay, pag pumayag siya, tapos pag nagtanong siya, bakit, hindi ba pwede ganito? So, if I will explain, naunawaan naman niya. So, walang problema. Amen? So, natutunan ko po yun. Kaya kung mayroong mga personality kayo dyan, na yung parang katulad ko, lalo na kapag alam natin na parang yung highest income ka sa asawa mo. So parang yung authority na, kasi siyempre yung pagdating kasi sa spending expenses, ano po, hindi naman namin pinag-aawayan yan kasi fair naman yung, ano, kung magkano lang yung kaya ng budget niya sa salary, okay lang naman. Ang mahalaga is napupunta sa family. So, nag-create talaga ng ganyan, no, sa wife. So, tinuruan ako ng Lord kasi hinihingi ko talaga na Lord, ayaw, ibaba mo yung sarili ko. Na kahit na ganito yung asawa ko, yung makita ko na asawa ko ay nagpapasakop si Pastora Genevieve. Yung gusto kong ibaba yung sarili ko na hindi nila makita na yung ganito ako, ganyan. Kasi ayaw ko, sabi ko, Lord, na yung sabi mo sa Bible na ibabagsak niya yung nagpamataas, ayaw kong maranasan ng Panginoon. Gusto mo, Lord, yung kahit na dinudurog-durog na ako, Lord, basta kung ito ay sabi mo, susundin ko. Napakasarap pala ng feeling ng gano'n. Amen? Kaya mga husband, bawin po natin, i-look down ang ating mga wife. Kung ano lang yung kaya nila na ibigay sa inyo, kasi minahal mo siya yun eh. Amen? At nangako ko sa kanya na i-sustain mo ang pangangailangan niya. Kung ano lang din yung kaya niya, yun lang din ang tatanggapin natin. Alam mo, napakasarap ng buhay, mayroong kapayapaan sa family. Kung amen, yun yung mali-apply po natin as a couples. The same thing din sa atin sa loob ng church. Amen. May binigay ang Panginoon sa atin na pastor, may binigay ang Panginoon sa atin na cell group leader. At sa loob ng church, kung ilan kayong pastor, this is not a competition, ha? Amen. Lagi ko itong sinasabi, I am not competing with anyone. I am competing with myself to be a better person than yesterday. Kaya lang, may mga nami-misinterpret ako palagi. Sabi mo, sige, inyo mo yung title. Bakit? Pag humarap ba ako sa Lord, tatanungin ng Panginoon sino ako? Tatanungin niya ako, name ko, hindi yung nakadikit ko, pangalan ko, profession ko, anong kayamanan ko. No. Titignan ng Diyos yung aking ginawa. Dadaan lahat yan sa puno. Saan ba yung nakakalungkod lang sa kanya? Yun na yun ang tatanggapin ni Diyos. Amen? So, respect ng mga elders and leaders kasi sila ang makakatulong sa inyo to sustain ang kailangan ninyo na spiritual food.
Amen. I always pray sa mga bago na dumadalo sa church, Lord, ibalik mo yung paapang, yung pack ng mga ganito. Iniisa-isa, I write their names. So, pinukuha ko yan sa list ng logbook. Kasi may logbook kami sa loving. So, yung mga bago, nagka-logbook ba kayo? Amen. 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 So, kinukuha ko yung names ng mga bago, tapos pinag-pray ko yan sa prayer meetings and in personal. Lord, bigyan mo ng kagutuman at kuhawan itong mga souls na ito na babalik pa ulit sila susunod na Friday, na hindi sila babalik dahil pahinga lang sa day off, bagkos Lord, upang maggutom sila at makinig pa ng inyong salita. Amen. You know, ang sarap ng pakiramdam na makita mo yung mga mukha na laga following mo. Amen. Sa consolidation ministry kasi ako, kaya I have to do that. Amen. So I pray na dito, no, may consolidation din kayo. Prepare the hearts of these new souls para sa encounter God retreat. Amen. Amen. And the woman does not lose their identity by submitting herself to the husband, rather enforcing the authority of God in the family. In the same way, submitting to God's delegated authorities reinforces God's authority and order over our every aspect of life, spiritual, material, social, and intellectual. Madalas kasi ang kababaihan mag-pride. Ayaw magpasubmit kay husband kasi yung manager ako, wala po yung sa position, kapatid ha. Hindi po yung tinitingnan. Hindi po yun ang sinasabi ng Diyos dito sa kasal. Ikaw yung asawa, pasagot ka sa husband mo. Dito din sa church, ganun din po yun. Amen. Hindi ibig sabihin na inutusan ka na ni pastor, ni pastora na magluto, utusan ka na lang. Hindi nga ako nagluluto sa bahay namin. Ang kamay ko na to, tapos dito sa church, nagpuskus lang pala ako ng editor. Alam niyo ba na ang favorite kong linisin, ICR? Gusto ko laging kumikinang yung aming editor. Kahit sa Jetta pa ako. So partner ko yung Clorox at saka sabon at saka yung wash. Sarap ba yung maglinis? So hindi naman ibig sabihin kapag nagpasakop ka na kay Pastora Marilyn, kahit matagal ka na dito sa Lorini, ay bababa na yung dignidad mo. No. It is a sign of humility na you are submitting and respecting the authorities na ibinigay ng Lord dito sa Iglesia. Amen. Amen. Napakabuti ng Lord na mahal tayo ni Pastor. Amen. Kasi binabalik-balik kami. Amen. Every Friday ba, Pastor? Nagbibiyahe ka? Praise the Lord. Lang ako mamaya, kaya... Amen. Praise the Lord. Saan ka na-assign ngayon? Sa... Jubail. Gracious. Biro mo, mahal kayo ng tatay niyo. Amen. Hindi lang para pumunta dito. Amen. Nakamiss yung mga ganun. Amen. Hallelujah. So may natutunan. Amen. Amen. So next is the covenant bind. Ito na yung tali. Cord. Amen. So ayan siya, o dire-diretso siya. Hindi din siya putol. So covenant bind, cord, and communion. So the cord represents the covenant bind between the couple. Alam niyo sa church wedding lang ito ginagamit. Sa civil kasi wala. Wala kasi sa civil. Sing-sing lang. Okay. Yeah, exchange of rings lang and in the vow. The cord represents the covenant bind between the couple. As explained earlier, the marriage covenant is made invoking blood and shall remain intact as long as both lives. So only the physical death or either party dissolves the marriage bind. So the same thing as our relationship with the Lord is a covenant relationship where He poured out His own blood to seal it up. So binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, John 3:16. Nagbuhos siya ng kanyang dugo dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Tapos ano ang ginagawa natin? Nagluwandang-wandang sa wilderness. Amen? Nagluloko-loko tayo. So dapat maalala din natin po 'yon kung paano tayo yung covenant natin sa ating physical na wedding, dapat matindi pa yung maalala na I pray in Jesus name kung ano yung revelation ng Lord sa akin right now. Kung gaano kahalaga yung the blood of Jesus na pinako sa cross. Sabi ko nga, hindi ito display. The significance, kung maintindihan lang ninyo ang significance ng cross na ito. Amen. Balik tayo sa EGR ulit siguro. Kung alam nyo lang, ang lalim na kahulugan yan, never kayong mag-retaliate, never kayong magkalit, na kahit mahirap, inutusan kayo ni Pastor sa kasagsagan ng init ngayon. Yes, Pastor, dahil mahal ko ang Diyos, gagawin ko. Grabe, ano? Amen.
obedience. Amen. Obedience is better than sacrifice. Amen. Amen. Hallelujah. And pagsabi dito sa 1 Corinthians 11:25, this cup is the new covenant in my blood. Ito yung ginagawa natin every communion natin every first Friday. Do this whenever you drink it in remembrance of me. So dapat dito ang dapat nating alalahanin palagi yung kung paano namatay ang Diyos for us to redeem us. And whenever you take the element communion, remember your life for His life. Grabe yan. Ikaw, kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa kapatid, kapatiran? Ang ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi natin magawa yun, pero ginawa na ng Diyos para sa atin. So, sana naman, pag sinabi ng pastor, may IP. Kapag pagod ka, ilagay mo sa isip mo, the Lord has died for me on the cross, bago ka kaagad. Hindi pwedeng ano, yung tamad-tamad. Hindi pwedeng, eh, pastor, may ginagawa pa ako. Wala naman. So, dahil pang alibayan. So, tandaan po natin na natin Diyos. Kung talagang ayaw mo, so let your yes and let your no be no. So be honest. Amen. Ako kasi ganun, pag ayaw ko talaga, ayaw ko, hindi ko alam basta tinatamad talaga ako pasto, ayoko. So at least, nagkasala man ako dun sa katamaran ko, hindi na ako nagkasala dahil sinagaling pa ako kung nagdagdag pa ako ng kwento. Diba? Amen. So hindi ko kayo tinuturoan, ang tinuturo ko lang sa inyo, so be honest. Amen and be transparent with your pastor. Alam mo, mahal kayo ng pastor nyo, doon susunduin pa kayo, tapos makakainin pa kayo. Kung hindi kayo mahal ng mga leaders ninyo sa church, mahala kayo sa Pilipinas, walang ganyan-ganyan sundo. Punta ka sa church. Ang mga anak ko, laksan kayo sa church. Laksan kayo, I'm in the church, hindi mo yun may storbo. Kasi may practice ng music, may practice sa choir. So parang, in my case, parang wala na akong time sa mga anak ko, hindi na ako pinapansin kasi busy sa church. So, pero hindi ako nagko-complain. Kaya lang, kung tingnan mo lang yung busy sila. Sila mismo pupunta doon. Nagko-commute yung bunso ko pag wala yung kapatid niya. Mag-aano sila, mag-jeep. Amen. So, dapat yung puso natin is ganun din, to serve the Lord, no my joy. Amen. So, tandaan po natin ha, yung ating pagiging born again Christian, hindi lang to pang Saudi Arabia ha. Amen. Remember, ang sabi doon, nag-betrothal last week, na-engage. So, na-engage na tayo kay Jesus Christ. Wala nang, there's no point of turning back. Wala nang, ano ito, wala nang parang, ay, marunong ako, may alam ako si Chica, sa taan mo. Well, hindi ito, sino yun? Si Dominic at si Bea. That they were engaged. Pero,